Magandang gabi po sa ating lahat. We are your hosts, Brother Tony, Sister Rana, Sister Cyril po, and Brother Roy. And welcome to The Preparation. Alright, once again, magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapanood ngayong gabi via live stream ng ating church. And at the same time, nice din po natin batiin yung mga live viewers po natin ngayong gabi. Yes, okay, good evening po! Ang dami nila! Ang dami nila! Nabibilang! Oo, nabibilang sa isang kamay. Well, of course, no, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil another episode, no? And another topic na i-close out po natin ngayong gabi. So, let's get excited. Dahil ngayon pong gabi ay, and of course, makakasama po natin mamaya, wala pong iba kundi yung ating pastor. Yes. Sa mga tuwid, final episode ngayong yes, gabi. Yes sir, final episode for our topic, a dependable man. Alright, alam niyo po Sir Roy, no, napakaganda po yung yes. mga nakalipas na napag-usapan kasi alam niyo po, after the show po, nag-uusap-usap po kami and at the same time, yung mga kagrupo po namin sa team preparation, ito pa rin yung topic na pinag-uusapan, which is yes. very good. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ito po ay napupunan po yung mga pangangailangan ng ating mga kagrupo sa ating grupo, sa team preparation. We are hoping ngayong gabi ay patuloy pa rin na maibigay po namin inyo pong pangangailangan spiritually at makakatulong po sa bawat isa po sa inyo in terms of preparation. Check na naman! Oy, check! Yun! Alright, so check. Dahil nga po sa sinabi ni Sir Roy ay check. Sir Roy, maaari po bang sa ngayon po ay meron po tayong ex? Ex? Yes, kasi kung wrong. Hindi naman po sa wrong, sir. Kasi kung mapapansin po ng ating mga viewer ngayong gabi, ay kulang po tayo. Yun. So, action, ex. Ex. Ang galing. Pero bagamat hindi po natin siya kasama ngayon, physically, yan po, nandyan ngayon nanonood. Active na active po yan ngayon na nagko-comment. Nag-aantay. Nag-aantay. Sino ba yan? Natatakot, kaya nag-absent. Baka matanong. Hindi naman po. Well, of course, wala po ngayon, hindi po natin ngayon kasama si Ma'am Ara kasi nagpapahinga po sa ngayon. Kasi, hi, Ma'am Ara. Katulad ko rin, last time na medyo nagkaroon din ng flu. Well, we are praying for you, Ma'am Ara, na patuloy na makarecover po agad. Pero, syempre, nakausap naman natin. Okay naman na siya. Okay na siya kanina. Tapos na silang mag-usap ng Panginoon. Yun! Kunwari na naman may sakit siya. Kunwari lang yun. Kunwari lang naman pala. Well, anyway po, no, katulad nga po ng ating pinag-usapan po ngayong gabi, i-close na po natin yung ating pinag-usapan regarding sa ating topic, the dependable man. Yun. So, ano nga bang expectation ng ating mga viewers ngayong gabi? So, ngayon pong gabi, onting review lamang po ng ating napag-usapan regarding po sa acting topic. Pero hindi na po natin masyadong i-explain ng mas mahaba pa kasi na-discuss na po natin yan sa mga nakalipas na episode. Pero mag-e-entertain po kami ng mga questions. Ayan. Ng mga questions, right? Text questions. Yes, sir. Ite-text nila. Ayan, pwede po. And comment. Speaking of that na sinasabi ni Sir Roy, meron na po kaming mga naka-prepare po dito yung mga questions. No, na aming nahagilap sa aming mga kasamahan sa team preparation. Kailan naman to? Last week at ito nakaraang mga araw. Yes po, opo. Okay. Yan po yung mga clarification na gusto po nilang itanong. And at the same time, sa ating mga viewers ngayong gabi, ay pwede rin po silang mag-follow up question. Kung hindi man follow up, pwede rin po kayo mag-open ng another question na once na mabasa po namin yan, ay sasagutin po natin yan mamaya. Ibig sabihin, Brother Tony, pumayag ka na yung mga nakausap mo this week na face-to-face, yung mga tanong nila ay babanggitin natin ngayong gabi. Yes po. Yes. Sasagutin natin. Pumayag kayo. Yes, sir. So may agreement kayo. Yes, sir. May agreement. Ay, agreement na lang. May agreement. Kasi pumayag ka. Tama. Tama. Kasi wala namang agreement kung hindi siya papayag. Pambira. Agreement na lang. Pambira, parang na-flash lang sa... Oo nga, dating topic. Nakalipas. Pambira. Well, anyway, let's get excited. No, so keep sharing the link, no? Yes. Ang ating goal po ngayong gabi ay magkaroon po tayo ng 100 viewers. Prayerfully, last week ay na-reach natin yung... 96. Onting apat na lang para ma-reach natin, no? Malapit na ma-perfect yun. 100 perfect, eh. Oo, oh, sir. Oo. Kaya,
Kaya let's keep sharing the link, mga kapatid, no? Especially sa aming mga kasamahan sa team preparation, na mas marami pa tayong ma-reach out ng mga kabataan, mga kakilala natin, mga kaibigan. And once na sila po ay makapag-tune in, ay sana po ay wag na rin ho kayo na lumipat pa ng iba pang channel para hindi nyo po ma-miss yung blessing na, na makukuha nyo po sa ating mapag-uusapan ngayong gabi. Alright. Amen. Sabagat mamaya ay papasok yung ating pastor. Yun! Yes, yun. Tama. Kaya, Sir Roy, umpisa na natin yung ating review. Umpisa natin. Yes, sir. Alright. So, ating napag-usapan, and of course, yung ating topic ay regarding sa a dependable man. Pag sinabi natin a dependable man is capable of being trusted or dependent. No? So, ito rin po makikita po natin na siya po ay maasahan, masasandalan, pwedeng maging sandigan. Huwag sandigan. Masasandalan lang. Masasandalan. Maasahan. Yun. Magpasensahan nyo lang. Tumatawa. May tumatawa doon. Magpasensahan nyo lang, Sir Roy. Okay. Masasandalan na lang. Yun. Masasandalan. Maasahan. Maasahan. Okay. Kasi ang talagang goal po natin dito, Sir Roy, ay maturuan po natin yung ating mga young people na kung meron man silang magiging partner in the future, pwedeng masandalan. Yun, maliban sa pwedeng masandalan, mafe-feel ng isang babae that they are secured. Yun. Yeah. Importante yan. Yes, mahalaga yan, sir. Dapat mga security. Oo. Oh. Kumbaga, kung SSS na para. Dapat security. Joke lang. Hello po, good evening. At the same time, yung full trust ng isang babae ay maibibigay niya sa kanyang partner na lalaki. Yun. For example, yung dito natin malalaman kung totoong nagtitiwala yung isang babae. Kung ano, for example, kung paano siya magtiwala sa kanyang inuupuan. Ay! Yun. Example lang naman to, Sir Roy. Example lang. Na hindi bibigay yung upuan. Tiwala. Tama ba yun? Kasi may mga pagkakataon po, di ba, na umuupo tayo na medyo alanganin lang, di ba? Tiwala si Ma'am. Pero minsan, relax tayo. Ibig sabihin, pag relax tayo, umupo, ibig sabihin, buo yung tiwala mo sa isang binigay mo. Binigay mo wala. Walang reservation. Buong tiwala lang. Pero kulang pa. Buong bigat. Hindi, buong tiwala. Yes, sir. Buong bigat. Buong bigat. Binigay mo. Buong tiwala. Buong tiwala. Tiwala. Buong tiwala. Yun. Ganyan po yung nais po natin na na maging goal, no? Malamdaman ng isang babae. Yes. No? Mapagkatiwalaan po nila yung kanila po magiging partner in the future. At Brother Tony. Yes, sir. Pag ikaw ay buong tiwala, meron ka sa upuan mo. Binigay mo ang buong bigat mo. Naka-relax ka. Yes, sir. Tahimik ka ngayon. Totoo yan, sir. Kasi relax ka. Yeah, totoo. Halimbawa, nag-aalangan ka sa inuupuan mo. Papasok ngayon ang yawdak. Ay! Yawdak? May bago na naman tayong word. Ayan, pambihira. Yaw-yaw at dakdak. Yaw-yaw at saka dakdak. Di ba, pag wala kang tiwala sa upuan mo, maingay ka. Yun. Yeah. Ano ba naman itong upuan to? Galaw ng galaw. Ooh. Ano ba nakakatakot? Mm-hmm. Aligaga. Yun. Reklamo ng reklamo. Ang babaeng walang tiwala, maingay sa bahay. Pambihira. Yun. Pambihira. Pag ang babae ay tahimik sa bahay, ibig sabihin, may buong tiwala siya. Sa lalaki. Tama, sir. Pero ako, sir, tahimik ako sa bahay. Kasi mag-isa lang ako. Yun. Ma'am Rona, baka gusto mong mag-ingay. Ako naman, Brother Tony, ako at yung ibang kalalakihan, yes, sir, kami ang tahimik sa bahay. Kasi, di ba, sa psychology, silent P yun. Sir. Sa owner, silent H. Yeah. Di ba, pag in-spell mo. Pag in-spell mo yung wife, silent husband. Hi, Ma'am Christine. May panibago na naman tayong wisdom. Yun. Kung diba si Father Michael, amen daw. Bakit tayo napunta doon, Brother Tony? Buong tiwala, sabi ko. Masasandalan. Maaasahan. Yun. Kaya napakaganda po, di ba, Ma'am Sai, na kung ikaw man ay prayerfully na dumating sa point ng iyong buhay, ay mamimit mo na si Mr. Right. Yun! Saan ba yun? Galing left. What? Ay hindi ka magdadalawang isip na tanggapin ang kanyang
in-offer na pag-ibig. Yun, akala ko insurance. Eh. Insurance. Pero pag-ibig na din sa Alpha Land. Ay, ayan pala, may pag-ibig din sa... Yes, Sir Tony, ano po yun? Yun nga, yun nga po, hindi ka mag-aalinlangan. Yun, oo naman. Hindi ka magdadalawang isip. Kasi nakikita mo na isang lalaking ito, kilala mo na mapagkakatiwalaan mo. Ah, oo. Na ibibigay mo yung buong-buong tiwala mo at yung buong puso mo para ipahawak yung buong buhay mo. Kasi ang pag-aasawa ay hindi lamang yan temporary. Yun. Hindi temporary. Yes, sir. Habang buhay. Habang buhay. Sa hirap at ginhawa. Yun. Sa hirap ko, sa ginhawa niya. Hindi, sir. Hindi. Both part, ano yan. Okay. Oh, malinaw. Till death do us part nga. Ayun. Yun. Napaka... Halaga sana po. All, sana all na lang. Ay, sana all yun, talaga. So, ayun nga po. No, yun po yung pinaka-goal natin kung bakit yun po yung ating napili na naging topic. Yes. So, dito po, last time ay ating napag-usapan din po na para makita natin na dependable ang isang lalaki, ang nabanggit po natin, ang isang lalaki is do what you say you will do. Kumbaga parang meron siyang isang salita. Kung ano man yung kanyang nabanggit ay kanyang pangangatawanan. At hindi niya babaliwalain at hindi niya parang nabanggit niya, bahala na. Eh, word of honor. Responsible siya sa kanyang salita. Yun, yes, tama. Yes, sir. Doon natin makikita na dependable yung isang lalaki. Yes, sir. Alright. So, nabanggit din po natin dito na trust is earned when action meets words. Yun. Trust is earned. Trust is earned when action meets words. Napakalain ba doon, Tony? Kaya talaga napakaganda ho talaga na makikita natin talaga hindi dahil sa ating pananalita, kundi kung paano natin gawin yung isang bagay na ating nabanggit na. Yun, walk the talk. Hindi tayo, yun. Yes, hindi tayo, hindi magdadalawang isip yung isang tao na pagkatiwalaan natin ng isang taong ito, dahil alam natin na once na may sinabi siya, gagawin at gagawin niya kahit mahirap. Yun. Alright, hindi niya babawiin. Alright, so nabanggit din po natin sa